Magkano ang puhunan sa barbershop business? At ito pa ang video ito para sa mga hindi pa barbero at gustong mag-barbershop at sa mga nagsimula pang mag-barber at gustong matuto at mag-barbershop, mag-sariling barbershop. Sa mga barbero na rin na gustong mag-sariling barbershop na walang malaking budget. Sa video ito, ituturo ko kung paano gumawa ng bagong aperture na DIY at ang nangunang kailangan sa barbershop at halaga nito. Gusto mong malaman? Let's go! Una, ano ang kailangang mga gamit pang gupit? Siyempre may video na ako niyan. I-recommend ko na lang para yan sa mga ipalam kung ano ang mga gamit. At sa mga nagsimula rin, kung barbero ka na, alam mo na kung ano ang mga gamit pang gupit. Hindi ko na lang isa-isahin kung magkano ang halaga sa bawat isa. At yung iba, tatsahin ko na lang kung magkano maaaring gusto mo ng bawat isa na mabanggitin ko dito. Number 2, clipper. Ang clipper ko, gusto mong magka-minus budget, chargeable. Charge ito ng 1,500 plus. Budgeta natin ito ng 2,000. Makicharge ako lang. Kasi kung hindi mo gusto yung mamahalin, tapos medyo nagtipid ka, saka na lang yung mamahalin, bilihin. Pero may 4,000 plus naman. Kapag mag-order ka ngayon sa Shopee, may 2,000 plus. Sa gunting, 500. Sa ibang mga bagay, kasama sa gunting, 2,000. Number 3, mga important na gamit. Kahit hindi mo nakumpletuhan yung mga gamit, malalaman mo rin kung ano ang mga gamit kasi may vlog na ako na ang title ano ang mga bagay sa barbershop part 1 at part 2. Ang part 1 mga gamit na hindi nangangailangan ng kuryente at ang part 2 gamit na nangangailangan ng kuryente. Ito ang mga important gamit. Una, balabal 160. Bakit 160? Bawat isa inasanta ko ng halaga ng 40 pesos kaya 160. Ba't ibang kulay ha? Isa black kasi pang hair color. Pangalawa, hair dressing bowl, 150. Pangatlo, picture, 200. Bakit 200? Kasi tag 5 yung isa eh. At 40 kapiraso. Dapat tarpaulin, 250. Back to back ha? 2x3. Yung kung billboard sa labas ng barber shop mo. Sunod, barber sign. Barber sign pole. Yung ganito, pataas. 6 feet. Yung haba, dapat niya 6 inches. Yung kulay, red, white, blue. Pero tarpaulin yung sa atin ha, na ilalagay mo sa labas. Kanem ceiling fan, 300. Okay, 300. Isa lang yung bibilihin mo. Yung ceiling fan na impit o impit sa mga gilid-gilid, 200 plus lang yan. Ilagay natin na 300. Number 4, bangko. Bangko na DIY, 3,500. Bakit 3,500? Bangko ng GPR, bibili ko noon, 500. Tapos, kabilya at saka tubo. Pinabudgetan ko ito ng 1,000. Labor pagpa-welding, 1,000. Pagpaputos, labor, 1,000 rin. Sa nagputos na rin ang lidirip, yung pangputos. Kaya, 3,500. Ibang ko kuno, ibang ko ko na DIY. Kumbaga, binili ko siya na 1,500. Kuno, hindi pa alam na mayari na higing iman kuno pag dating sa huling mga araw. Kaya, 1,500 lang yung binta niya sa akin. Ituturo ko sa inyo mamaya, paano yan i-install yung ko na barber chair DIY. Sunod, bangko yung malaki yung taas. 700, gawa yan yan. 700, 500 lang yan noon. Sunod, stall yung maliit na single lang. 500, apa. Pagpalagay lang natin na 100 plus bawat isa. 500 ang budget. Tandaan mo ha, magkamali ako. Ikalima, kahon. Yung kahon, nagkakahalaga ng 3,700 kahon sa harapan. Plywood, 1,500. Alansang, 200. Panday, 2,000. Pero kung marunong ka nang magpanday, ikaw na lang para minus gastos. Saka yung mga price na yan, tinachansa ko na lang para hindi na tayo mahirapan kasi alam ko pa noon na pa-vlog ako ngayon baka iniipon ko yung mga resibo. Number 6, electric. Sa electric, una, yung ginastos ko noon, natatandaan ko lang na 5,100 plus. Hindi pa kasali yung socket at saka submitter. Mga ano lang yun, wire, junction box, outlet. Hindi ko na matandaan yung iba. Palagay na lang natin yan at 5,100. Umbilya, 100 yung budget natin. Kasi dalawa yung gagamitin mo. Mas mura pa, pwede pa rin. Sakit, 100, dalawa rin. For electrician, 1,800. Pero pag may labor na sa inyo na mas mura, baka magkapamura ka, o medyo marunong ka ng install ng mga ganon bagay, mga electric, mga kuryente, about kuryente, ito na lang. Para mas mamura pa yung mga gastos mo. Ang huli, ikapito, pwisto. Sa halaga ng 2,000. Bakit 2,000? Kasi kung masyadong binabaan, kung masyadong minahalan, 2,000 yung advance, 5,000 yung deposit, kaya 3,000. Ang total ng lahat equals 2,220. Tahan mo ha? Unang vlog ko,
nagkaroon ka ng bubble shock loob ng tatlong taon, nakapag-ipon ka ng 54,000, barbero ka man o hindi, o nagsimula ka pa lang na loob ng tatlong taon, 50 a day. Kaya, yung gastos natin ngayon, kapag nagbabarber shop tayo, 32,220, yun ang ibabawas natin sa 54,000, ang equals, ang sobra, 21,780. Medyo malaki-laki pa yung sobra mo. Ikaw nang bahala mag-budget sa iba, yung mamahalin ba, kung gagamitin mo, kung medyo malaki. Pero kung tatamarin ka ng gumawa ng taon sa harapan, pwede ka rin, pili lang ng 3 sa halagang 500 pesos. Yung binili ko ito, 500 plus. Marunong kang magpanday, pili ikaw na lang. Yung barber chair, kung bili ka sa Shopee, 2,000 plus yung halaga. Mayroon ring 1,000 plus. Hindi pa kasali yung shipping, ha. Pero yung DIY na bangko, sisiguro ko sa iyo matibay yun. Tapos bakit bangko ng jeep? Kasi hindi yung umiga ka, ikakambya mo sa gilid, tapos gumaganon ka. So mataas yung likod niya, pero putulan mo hanggang dito. Hindi pa pala na isali yung flat bar. Tanong, paano yan ikakabit? Tingnan mo, paano? Kabilya sa ilalim, ipa-circle. Tapos may press na apa para sa tubo sa gitna. Yung malaki ang tubo sa gitna. Tapos yung taas, tsatsansahin mo lang kung ano kataas. Yung finish. Yung finish na taas niya kapag uukuha na, finish product. Malaki ang tubo sa gitna, sa ilalim. Tapos yung bangko ng jeep, sa gitna, sa ilalim, doon din ilagay yung maliliit na tubo na pumasok din sa malaking tubo na hindi mabot sa pinakailalim para ano siya, mahangin siya, tapos paikot siya. Bangko mo, paikot, tapos pahiga. Napakaganda yun. Tapos ipaputos mo. Ang una kong vlog na kailangan ko magkakaroon ng barber shop, tinugtog ko ito kasi para malaman mo mga halaga, pwede mong gawin na mas makamura ka. Kaya may title ito kung magkano ang halaga barber shop business dito sa Pilipinas. Para sa mga barbero na gustong magsarili na siya lang mag-isa. Salamin nga pala, nakalimutan ko kanina. 74 inches by 40 with frame pre-delivery. Baka may mas mura pa sa inyo yan. 2,980 ang halaga. Ima-minus natin yan sa sobra natin kanina na 21,780 equals 18,800 ang sobra mo sa lahat. Yung 18,000, malaki-laki pa yan. Tapos, pwede ka pang makabili ng mamahaling bangko niya na original na hindi na kailangan ng DIY, ka-clipper na medyo mas mahal ng iyong mayroong yung 5,000, mayroon rin 4,000 plus. Sa bangko, mayroon rin 5,000 plus. Hindi pa kasali yung shipping. Kapag may shipping na yan, baka 6,000 plus na yan. Mayroon rin mas mataas pa yung 7,000. Kaya ano pang hinihintay mo? Panoorin mo na ang video ko. Kailan ako magtayo ng sariling barbershop at do it yourself. Subscribe, comment. Huwag kalimutang mag-like, share para lagi ka-updated ang aking